Nagpahinga nga ako, ano. After. Bakay ano na to. Baka-live na. Yan, mapagpalang gabi sa lahat, mga idol. Magandang gabi kay Kaini Wukong at sa lahat ng ating mga manonood. Ayun, kay Harris Galorio, pagpalang gabi sa'yo. I-ano lang natin, seset lang natin. Pero ako ng ano, isang cellphone dyan, ha? Set lang muna natin, mga idol, na ko-public para ma-share po ninyo yung video. Marites Pablo, mapagpalang gabi. Okay, mga idol, paki-share na lang para mas marami yung makapanood sa atin. Medyo haggard tayo ngayon. Dahil pagod, kahanap ng bonsai. Ayun, si Marites Pablo ay ganda daw ng suot kong medalyon. Sabi ni Kaini Wukong. Mamaya ipaliwanag ko sa inyo kung saan galing to. Ito ay history na gamit. Alistair Caselos, mapagpalang gabi sa'yo. So, yun, mapagpalang gabi sa lahat. Tayo ay palainawa ng ating amang kaitastasan. So, yun, Ave Maria Purissima sa lahat ng mga nanonood. Antay-antay lang tayo ng kaunting oras pa para sa iba, sa mga wala pa. So, antay-antay lang tayo, mga idol. Sky Hunter Rodriguez, mapagpalang gabi sa'yo. Raymond Javier, mapagpalang gabi. Sino to? Dindin Montimor Bularon. So, si Sky Hunter, anong araw ang punta mo rito? Sky Hunter, para alam natin kung kailan ang dating mo dito. Ryan is watching. Shoutout sa'yo, Robert. Ano yun? Nawala. Donald Jungoy. Sir Doncillo. So, shoutout sa'yo. Debera Chris. Shoutout rin sa'yo. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood na sa atin ngayon. Tayo ay magkakaroon na naman ng pagbibigayan ng mga matataas na orasyon. So, nakakahilo nga lang. Dahil mataas siya.
So itong pagkakalob ko sa inyo ay panalangin ng panalangin na magagamit ninyo. Sa pang-araw-araw. So dahil na magmamahal na araw, kaya patuloy ang ating pagbibigay ng mga mahalagang orasyon para sa inyo. So ayun mga idol, itong Alpha, ikuha nga yung ano dyan, yeah. Cheter Kangles na may pitong ninuno. Ito dyan? Hmm. Seven Angels na may pitong ninuno. Naku, nakakatakot. Ang haba. So di bali. Haba. Enoch Juni is watching. So yun, antay-antay lang natin yung ibang mga kasama ninyo. May pitong ninuno na siya per kami. Bagong gawa natin. Ito yung shelter ka ang ulis. Ano ba yung may pitong ninuno? Ano harap niya? Ayaw yata magpakita. Ayaw mo itong magpakita. Asang ka na, babe? Ayaw yata. Ayun. Seven to two minutes. Gantong likod. Malakas ito. Seven Angels. So yan, mapagpalang gabi sa lahat, no? Nawala lang ako saglit mga idol at tayo ay may hinanap lang na medalyon. So, iyon. Kaganapan ay pero nuna ako ipapakita sa inyo na mga medalyon dito na matitigas na uri ng mga medalyon.
So, ito ay medalyon ng 7 Arkangeles. Medalyon siya ng 7 Arkangeles. Bakit lumalabo? Parang ayaw magpakita, mga idol. At ang likod niya ay 72 names of gods. So, magandang kombinasyon siya sa mga pandigmaan talaga, no? 72 names of God at 7 Arkangeles medallion. No? Ito siya. Ayaw magpakita kasi. Binulungan ko na yan. Ano ba yan? Malabo. Ayun. Yan ay... Basta yun na yun. Tapos sa likod, 72 names of God. Nakahilo. Picturean mo nga ito, tapos pass mo ito kay Kudlete. Ang likod. Kung ano ka. Tapos, meron tayo dito mga idol. Ito ay kilalang kilala. So, napakaliit lang niya nitong medalyon na ito. Ito ay bagong labas. Bagong gawa. Araw at buwan ang tawag dito. So, yung araw at buwan, ibig sabihin, ito ay tagatanod o tagapagbantay sa araw at gabi at biyaya sa araw at gabi. Dahil ito ay medalyon ng Senior San Jose. So, ito ay para sa swerte, para na rin po sa tagapagbantay. So, yan yung kanyang harap at likod. May medalyon na medalyon ng swerte, medalyon ng Senior San Jose. So, bagong imprenta, bagong labas, bagong kasa, bagong uri ng medalyon. So, sa mga naghahanap ng ganitong uri ng medalyon sa depensa at sa swerte, ito ay kombinasyon na. So, yun, mapagpalang gabi sa lahat na mga bagong nanonood sa atin at nanatiling nakatutok. So, yun, mga idol, meron tayong, dahil magmamahal na araw na, so, meron tayong mga dasal na mga orasyon na ipagkakaloob na naman sa inyo na mataas na uri ng orasyon na to. So, pakiusap, ingatan po natin tong mga orasyon na to na mabalahura at ingatan po natin na kung saan-saan lang inilalagay. Ingatang makuha ng kung sino-sino lang sa mga nasa loob ng bahay o sa mga kaibigan ninyo na hindi naman karapat dapat ano na magtanga ng ganitong mga orasyon o walang kinalaman sa spiritual. So, iyon. Ay, pakainit sobra. Halpera muna ng electric fan para ako nagliliyab. Kasi mga idol, kung bakit para akong nagliliyab dahil tignan nyo yung suot ko ngayon. Isang uri ng medalyon na magmula pa nung digmaan ng 1970 ng pakikipagdigma ng mga pulahan, no? Ito ay nanggaling po kay Commander Aguila ng Ilaga. Ibaba mo na lang para hindi malaglag. Baka malaglag pa yung electric fan. So yun, pakainit. Nagpatutok na ako ng electric fan para akong sinisilabat. Grabe. Lakas ng aura. So, napaulit-ulit ko na yan, yung taglay ng bao na isang mata. Jericho Soto. Naulit-ulit ko na yung paliwanag dyan sa bao na yan. So, ilang beses na tayong gumawa ng vlog dyan. Balikan mo lang doon sa mga vlog sa YouTube. Meron din yan. Para ako na ano? Na maalinsangan. Malakas yung klase ng gamit na to. Siguro, kasakasama to nung may-ari. Nung panahon pa ng ano eh. Nang digmaan, kaya iba yung pakiramdam natin. So, yun.
Panalangin sa Diyos Anak sa pagkamandirigma. So, ito yung tinatawag na panalangin na ang anim matam. So, sa mga naghahanap ng orasyong ito, ng orasyon ng anim matam. So, ito na po yung tamang pagkakataon para makopya ninyo itong orasyon na to at para sa inyo ay mapunta ang orasyon na ito at pakaingatan po ninyo. So, dahil sa hindi basta-basta itong orasyon na to, ito ay orasyon ng pagkamandirigma. So, ibig sabihin, si Jesus ay, no, o ang Diyos Anak, ang panalangin ito sa kanya, sa kanyang pagiging pagkamandirigma. So, alam ko namang kailangan ninyo to, lalo na sa mahal na araw. So, ingatan nyo na lamang po mga idol para ito ay makapagbigay sa inyo ng depensa at mabigyan din kayo ng Diyos ko po, ano ba itong nararamdaman ko sa medalyo na to? Inaantok na parang mainit. No, pagka hindi ko po kasi medalyon, hindi ako may kasa, ganun no talaga ako, iba yung pakiramdam ko. Pero, ang lakas, medyo nakakahilo nga lang at mabigat sa batok, mabigat yung kanyang gabay. So, malaki, mandirigma kasi yung gabay ng medalyon na to. Kaya medyo, ano tayo, iba. So, mga idol, bago ninyo kopyahin ito, babasahin ko muna para masusundan ninyo. Ito ay panalangin kung saan kayo ay, kung kayo ay mga pulis, mga sundalo, security guard, o nasa critical, o wala man sa critical, na kayo ay nag-aaral ng spiritual. Pero doon sa tatlong nabanggit ko, no, sundalo, pulis, at gwardiya, ito'y napakainam. Pero napakainam pa rin ito gamit para sa lahat. So, yun mga idol, kopyahin ninyo, screenshot nyo. Grabe, ikab ako ng ikab. So, ito yung tamang pagbigkas o tamang pagbanggit sa orasyon na ito. So, sundan lang ninyo kapag na-screenshot ninyo ito, ulitin ninyo yung video, i-replay ninyo para masundan ninyo yung tamang pagbigkas. So, ito ay orasyon na panalangin sa Diyos Anak sa pagkamandirigma. Ang animatam. So, yung pagbaybay, ito na po. Aramakda Maksadam Cruz. Eglorum Iegusum Aliluya. Animatam. Exiculum. Aniturim. Semper Benedictum Aksadam. Jesus Meum Beate. Pauperi Aksadam. Esti Rignum Esti Saicolorum Aniniculasin Munimuim Sancti Virginim. Jesus Meum Beati. Pauperi Aksadam. Esti Rignum Esti Saicolorum Credo Jesus Filium Christum Dominum Nostrum. Ex nos Benedictos Beate Pauperum, Aksadam Esti Rignum Esti Saicolorum Aram Akdam Aksadam Cruz Iglorum Igusum Aleluya. So ito po yung tamang pagbigkas. So dating gawi mga idol, ilalagay ko yung video dun sa likod, then screenshot nyo na lang ulit. O sana malinaw. Malinaw po ba? Comment kayo dyan kung malinaw. Okay, bilang tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Comment kung malinaw. Para kung hindi, ay uulitin natin. Comment kayo mga idol kung malinaw para, yun, okay daw. So, ito yung karugtong, mga idol. Screenshot nyo na lang ulit. So, dating gawin, screenshot.
Kunin ninyo sa pinakamalinaw at pinakamagandang bahagi. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ganun lang, pabilisan lang mag-screenshot mga idol. Meron naman tayong 10 seconds para makopya ninyo. Ngayon, kung hindi ninyo makopya, ulitin nyo na lang po yung ating video. So, ito ay naku, 24 ang matatanda na yung binanggit dito. Mataas na to. At itong shutter kanglis, napakahaba. Siguro. Hindi na muna to. Senior Santiago. So, puro panalangin siya. Uy. So, eto. Alam ko naman na talagang umahanap ko yun ng mga anghel na inyong tagatanod sa araw-araw. So, eto ay panalangin sa pantawag sa anghel na tagatanod. So, sa mga naghahanap ng mga panalangin sa mga anghel na tumatanod sa inyo, so magkaroon kayo ng pamilin bago po ninyo dasalin. So, ang kanyang pagbaybay at pagbasa sa orasyong ito, ang panalangin na sa pagtawag sa anghel na tagatanod. So, ang tamang pagbigkas at tamang pagbasa ay anghel sa Diyos. Magbalantay kung minamahal, Diyos nga kanako nagugma, panlipdi ako sa kanunay, anghel na balaan, giyahi ako sa tanan, takna. So, Bisaya, wala na kayong umunawa, hindi rin ako marunong magtagalog nito mga idol, no? So, kaya nga sabi ko sa inyo, pamili na lang ng sarili. Then, isunod ninyo yung orasyon. Huwag nyo nang sundin itong pamilin dito, no? Panawagan. No? Magkaroon na lang kayo ng sariling panawagan. Kung kayo ay Bisaya, okay lang. Kung naintindihan nyo to. Kung ngayon, kung kayo ay Tagalog, o hindi kayo nakakaintindi ng Bisaya, huwag nyo na lang sundin itong binasa ko nung nauna. Yung, pamilin lang naman po ito, eh. Panawagan, eh. So, mainam na para sa inyo, halimbawa, ang anghel kong tagatanod, bantayan mo po ako saan man ako naroroon, anumang oras at sandali, at ilayo mo ako sa kapahamakan. So, pwede na po yung ganun, napakasimpleng panalangin lang yun. Then, isunod nyo na po itong orasyon. Ang orasyon ay, En conspictus angelorum. Psalm o Salmo. Ang iba yung mababasa nyo dito, ang nakalagay dito, Pisaim. Pero ang tamang pagbigkas po dito ay Salmo, no? Pisaim ang mababasa nyo, pero ito po ay Salmo ang basa po dito. Tebe Deus Meus. Adorable al templum sanctum tolum et competitor nomini tuo magmametam saldedas
lumpakas, periit, abobis, kapaksa, kopnum, panaptam, sabab, paap, saras, momumum. So, yun po yung tamang pagbanggit, mga idol. So, then... Nilimitaw. Yun na, kompleto. So, yun, mga idol. Kopyahin na lang po ninyo. Tatalikod ko yung camera. Yan. Screenshot po para makopya po ninyo. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, isa pa. 5, 4, 3, 2, 1. So, yun. Nakakangalay. Kaya medyo pakibilis-bilisan lang po yung pagkopya ng mga idol. So, meron ng dalawang panalangin na naipagkaloob ko sa inyo. Ito ay pangatlo hanggang pangatlo lang po tayo, mga idol. Bakit may basal berihina? And then so, yun. Ang pangatlo ay pagkakalab ko sa inyo ay depensa sa lahat ng klaseng karamdaman. Ano mang uri ng karamdaman, ito ang magiging depensa ninyo para hindi kayo tablan. Material man o spiritual. So, ang tamang pagbigkas ay benedictam. So, benedictam, benit, ima, imakulatam, ilibati, ilibila, ilikulapa, ilibeni, igra, igrayum, igrumi, perisum, maismutum. Depende mi. Ulitin ko lang. Benedictam, benit, imakulatam, elebati, elebila, elikulapa, elebeni, igra, igrayum, igrumit, erisum, aismutum. Depende mi. So, ito naman, depensa upang walang magalit sa'yo at mahalin ka ng tao. So, bonus ko na sa inyo itong pang-apat. Ito po ay talagang situr, hindi po sator, ano? Situr, irapi, tarag, upata, rigan, hames, aleluya, aleluya, salbam, Christi, masoluba, madeo, sa krus anom, la krus inil. So, tatlong beses po itong binabanggit. Depensa sa lahat ng klaseng karamdaman. Tapos yung depensa upang walang magalit sa iyo at mahalin ka ng tao. So, yun mga idol. Last na kopya na po ito. Yan. Pakikopya lang. Screenshot natin ng malinaw. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, yun. Mas madali na yung pamamaraan na ginagawa natin ngayon kesa sa noon. Kasi noon ay sinusulat ko pa o tinatype ko pa. Ngayon, papakita na lang natin. Screenshot nyo na lang. So, hindi na ganong mahirap. At hindi na siya matatabunan. Mary Jane Ranes Salvo. So, good evening din po sa'yo. So, ayun, kung nakakopya nyo na, alas 9 na rin,
Dahil sa mga naghahanap ng tatanganin ninyo, no, tandaan natin, hindi lang po puro depensa, kailangan balansehin natin. Dapat may pampaswerte din kayo para ang inyong pagtatangan at ang inyong buhay ay balanse. So, hindi kayo mabibigatan dahil kayo may mga pangontra, dahil meron po kayong mga pampaswerte rin naman. So, ito ay isa sa mga bagong labas natin tong medalyon na to. Tanod o bantay sa araw at gabi at biyaya sa araw at gabi. So, ito yung medalyon ng San Jose na bagong labas. Kilalang kilala po ito at hayag na hayag ang pangalan ng Senior San Jose. Ngunit ang medalyong ito ay hindi po hayag dahil ito ay bagong labas at bagong klase ng mga medalyon. So yon, pag-imbita sa lahat po sa inyo. Sa Webes, darating po dito si Noli Di Castro kasama yung kanyang mga cameraman. So last shoot na po yon. Last shoot, then Biyernes Santo ipapalabas na po yung interview sa atin sa Magandang Gabi Bayan. So doon nyo lang po aantayin. Biyernes Santo po ipapalabas sa Magandang Gabi Bayan yung ating di ko lang alam po, no? Di ko sure. Kung Webes kasi, pagkakalam ko, pinabukasan pa yan eh. So, alam naman natin na kapag mahal na araw, diyan may palabas si Noli Di Castro. Basta abangan nyo, kundi Webes ng gabi, Biyernes. So, nasa dalawa lang na yon. So, itatanong ko na lang at ipopost ko para sureful tayo. So, iyon. Pero ang meron po sa Webes, nagpapainbita kasi yung kanilang mga staff, no? Sa lahat, gusto daw nilang kamerahan ng actual. So, actual magkakamera, kaya expected nyo na. Sa mga gustong magpagamot na mapasama kayo, habang kayo ginagamot, kayo ay mapapasama doon sa episode na ipapalabas nila, no, sa ating episode. So, sa gamutan, pwede kayo pumunta ng Webes dito para kayo ay ma-actual na mapasama doon sa episode. Sa mga magpapagamot, so, wala po tayong gamutan ng Biyernes Santo, kaya Webes Santo natin iseset. Talagang kung may shooting man wala, Webes Santo yung gamutan natin. Sa mga pupunta po rito, kung kayo magpupunta magpapagamot, eh, saktoy na po natin ng Webes Santo para, sa Webes, para ito po ay sa mga gagamutin natin, pwede kayong mapasama doon sa shooting na gaganapin dito ni Kabayang Noli Di Castro. So, nakapag-shoot na po tayo ng dalawang shoot. Isang shoot na lang po yung inihintay natin. Iyan ay ipapalabas na sa TV sa Magandang Gabi Bayan yung kanilang interview dito sa amin. So, sa mga magpapagamot, sinabi sa akin ng staff na pwede kayong magpagamot habang kayo ay binibidyohan nila. Then sa mga magpapakarga ng kabal, pwede kayong pumunta rito, magpakarga kayo ng kabal habang kayo ay binibidyohan din nila. So aktwalan na video. So para makita kung may katotohanan o wala ang ating ginagawa. So yun po yun. Kaya meron pong video at ito ay papalabas. Then ang kagandahan lang, kainaman po, kayo ay mapapasama doon sa mga na-interview. So, doon naman po sa may mga biniling gamit sa akin, example, yung bumili nung nakaraan na ng gamit sa atin, ano, may bumili ta sa atin ng gamit na pinost ko, pumutok yung kanyang private arms, yung kanyang gamit, yung barrel o 45. Tatamaan sana yung paa niya. So, ayun, kita nyo naman sa kanyang comment, no, patunay niya, talagang lumis yung bala. So, yung mga ganong kapatunayan doon sa mga nakabili ng gamit sa akin na nagamit nyo na, nailayo kayo sa disgrasya, sa putok ng baril, eh, nailiwas kayo. So, pwede kayong pumunta rito, then i-interviewin din po nila kayo na ano ba ang nagawa sa'yo ng gamit ni Commander, paano ka nailigtas ng gamit ni Commander. Then, hindi ko lang alam kung sino yung nalaglag po dun sa... Nalaglag ba yun, Hal? Third floor?
So yun, yung nalaglag sa third floor, kung nanonood ka man ngayon, hindi ko na talaga alam kasi ang dami po ninyo. Nalaglag sa third floor, nadala-dala po yung gamit ko na wala man lang po siyang bali, wala man lang siyang gasgas. So dinala siya sa ospital, andun pa yung medical legal na nagtaka yung mga doktor na walang pinsala tong tao na to dahil doon sa gamit na ipinagkalob ko. So ito yung in-interview natin, ano? Doon sa in-interview na yon, kung makakapunta ka bro, punta ka rito para may interview ka ulit ni Kabayang Noli De Castro. Actual, si Kabayang Noli ang mag-interview sa'yo. So, iyon. Bagamat ganun pa man, kung may gusto kayong kapatunayan doon sa mga gamit. Kung gusto nyo magkaroon ng chance na makita rin kayo sa TV. So, iyon. Hindi po kasi tayo madamot pagdating sa ganyan. Pwedeng magkaroon kayo ng ilang minuto. Mahaba naman kasi Magandang Gabi Bayan yung kanyang palabas eh. Kaya pwede po kayo dun. So, yung nagsabi po sa amin ay yung mismong mga staff ni Kabayang Noli, pwede daw ako mag-invite at pwede din silang imbitahan. So, iyon. Sa mga nagamot din. Ngayon, kung gusto nyo isalaysay, na kayo ay napagaling, na kapangyarihan ni Ama, nung kayo ay nagpagamot dito, so pwede nyo rin po isalaysay yun. O pwede kayong interviewin sa mga ganong uri ng ano, kung gusto lang amang po ninyo. So yun, ang kailangan po natin dito, sa mga gustong magpakabal ng Huwebes Santo, pwede ko po kayong kargahan ng kabal sa Huwebes. Then, kukunan din po kayo ng video ni Kabayang Noli De Castro. So, kas makakasama kayo dun sa scoop o dun sa ano niya. So, iyon. Pagkakataon nyo na, kung gusto nyong hindi na kayo mapapasa na all. Yung iba, nung nakaraan na sinabi ko na kay Kabayan ay meron ditong interview, may shooting. So, dito sa mismong bahay, napapasana all kayo. Ngayon, ito na yung pagkakataon, hindi na kayo magsasana all, kasama na talaga kayo. No? Sa mga gusto magpagamot, magpakabal, magpatotoo o magpatunay dun sa mga gamit na nabili ninyo. So, marami naman kayo na i-post ko na dun sa mga gamit iningatan. So, may mga kasundaluhan tayo na meron pang binakbakan, rat-rat. At dahil suot-suot yung gamit natin, sila ay ligtas, nililisa ng bala. So, kung hindi mga naka-duty yan, mga hindi ko nababanggitin kung sino po sa inyo, sir. No? Tapos, yung pulis na naka-encounter ng putukan sila harapan, talagang hindi siya tinamaan. So, yun, yung mga ganong klaseng pangyayari dahil sa dala nyo gamit. Pwede po yun, kung pwede po kayo pumunta rito para kayo ay makita rin dun sa TV kung gusto ninyo. So, iyon ay pagkakataon nyo na sa mga gusto pong pumunta. So, hanggang dito na lamang yung ating live. Ito'y isang pag-iimbita sa inyo. So, sa mga member, gusto rin makita yung mga member ko sa Hunter. Ni Kabayang Noli. Mga ilan dito. So, i-interviewin din yung iba sa mga Hunter. Kung gusto ninyo na makita nyo rin yung pagmumukha nyo, kung anong itsura nyo sa TV, pwede po kayong pumunta rito sa lahat, no? Kung ano man yung kaganapan dito sa Huwebes, napakaswerte po nitong panahon na to, nitong taon na to. At least, itong swerte nito ay hindi ko sinasarili, kundi sineshare ko rin sa inyo, no? May pagkakataon. Bihira po yung pagkakataon na kayo ay makikita sa TV. So, siguro ito yung pagkakataon para face to face na kayo ay ma-interview, nasa sa inyo na po yan. Pero sana lang yung totoo, huwag nyo lang dadagdagan yung mga kwento. Kung ano yung nangyari, yun lang po yung sabihin natin. Lalo na kung pagdating po dun sa ano, no? Inaantok ka. Baka wala kang tulog, kaya ka inaantok. Agata Guerrero, good luck punso, sabi ni Ate Agata. So, basta yon sa mga gustong mag-usyoso, gustong pumunta rito, punta lang po kayo. Actual nyo rin makikita si Kabayan. Yun din yung pinakakagandahan nun.
makikita nyo na actual, makakamayan nyo si Gabayang Noli. So, yun po yung pinaka mahalaga dun at mangyayari pa yan, Huwebes. So, bihira, diba? Then, sa mga gusto naman pong pumunta rito ng mahal na araw, kayo'y magtatahas, kayo ay gustong maki-join dito sa mga panalangin at aming pag-aayuno, pwede po kayong pumunta rito. Then, kinabukasan, Sabado de Gloria, pupunta naman po kami ng Mystical Cave para doon mag-ayuno, doon sa loob ng kuweba. Kung gusto nyo sumama, sumama kayo. Wala pong problema, mga idol, kung sino man sa inyo yung gustong sumama ron. So, pwede kayong pumunta. Kaya, ito ay bukas, nakaganapan para sa lahat, no? Sa mga gustong pumunta rito, makijoin dito, magdasal dito, magpaturo dito. Kasi araw ng pagtuturo yan, kung ano man yan, yung Biyernes Santo. So, iyan ay pagtuturo para sa lahat upang kayo ay mabigyan ng pagkakataong aktwal na maturuan. So, aktwal na magtanong sa mga kakulangan, sa mga gusto nyong itanong. So, ito yung pagkakataon kasi ang mahal na araw ay pagpapakabait. So, kaya ano man yung pwedeng itulong sa inyo, tutulungan ko kayo sa larangan ng spiritual. Punta lang po kayo dito. Then, Commander, nasa Mindoro ka. Ano Mindoro? Nandito ako sa bahay. Paano po tayo mapupunta sa Mindoro? Tagal-tagal na po natin umuwi. Wala po ako sa Mindoro. Nandito po ako sa Antipolo Rizal. So, dito po kayo pupunta sa Antipolo Rizal, hindi po sa Mindoro. Ang layo po nun. So, hindi ako pwedeng maglayas. Kaya kung makikita po ninyo, pag araw ng Martes at Biyernes, umuwi talaga ako sa bahay ko para manalangin. So, yung mga araw na yan, hindi ako pwede sa layasan. Nandito ako sa bahay para magdebusyon at nagpapakain para sa aking mga alaga. Kaya hindi po pwedeng yung araw na yan, mapupunta ako ng Mindoro, hindi po. Imbis na pupunta ako sa ibang lugar, dito na lang ako. Kasi meron naman po akong banal na dako dito. So, ganun din naman, makikipagsiksikan ka rin. So, kung may kapangyarihan doon sa lugar na yon, may kapangyarihan din dito kung tayo ay kakasiyan ng ating amang kahit as taasan, no? Kahit saan lugar po kayo pumunta, kahit hindi banal na bundok, basta nandun kayo sa banal na lugar na sa tingin ninyo ay kayo ay kakasiyan ng ating ama. Pagkakaloban at pagkakaloban kayo niyan. So, para sa akin ito, yung sanctuary o Hunter Academy, tinayo namin yung church na yan para sa gamutan, para sa lahat ng gustong pumunta rito, para sa sino mang tao na gustong matuto at mag-aral, para sa lahat po yan eh. Kaya dyan ginaganap yung gamutan, yung lahat ng klase ng proyekto ng Hunter, no? So nandyan na po lahat. Kaya hindi ako nagliliwaliw pagka mga ganyang araw. So nandito lang ako, nilalaan ko yung aking panahon para sa aking mga alagang mga medalyon, mga gamit, at doon sa mga ibang naiiwan ko rito. So, iyon, ay dito gaganapin yan. So, sa mga gustong pumunta rito, pumunta lang. Tayo ay mag-aayuno. So, good evening kaya si Choi. Good evening sa lahat. So, iyon, para kayo ay ma-guide na rin sa inyong mga katanungan at mga gustong malaman, pwede po kayong magtanong dito. Magbibigay po tayo ng oras para sa mga katanungan po sa inyo. So, pwede tayo ditong mag-open forum, magkwentuhan tungkol sa pag-espiritual at kabanalan. So, at mga orasyon sa Biyernes Santo po 'yan. So, kaya hintayin ko po kayo rito. Welcome kayo dito lahat, sino man yung gustong pumunta rito. Ay pumunta lamang po kayo para tayo ay magpangipangita at magkakasama-sama kahit na panandalian lamang. So yun, mapagpalang gabi sa lahat mga idol. Hindi na rin natin patatagalin pa yung ating video at tayo ay medyo inaantok na rin para tayo ay makapagpahinga na rin sa mga sandaling ito dahil tayo ay pagod din. So yun.
yung aking invitasyon, pumunta na lang po kayo sa mga gawang pumunta. Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. So marami po tayong activity na pwedeng gawin. Sa Linggo ng Pagkabuhay, iyan po yung araw ng pagligo. So yung pagbabanlaw na tinatawag natin sa spiritual. So iyan, pwede po tayong maligo dito ng pagbabanlaw. So ganapin natin dito ng matiwasay, ng maayos at may kabanalan at kalugod-lugod sa ating Amang makapangyarihan, sa ating Amang Diyos, no? Gagawin natin yung mga bagay na may kinalaman sa spiritual na ikatutuwa niya, hindi yung ikapapahamak ng ating kaluluwa. So, iyon po yung ating gagawin dito, no? Yung angkop at tamang pagdasal na kanyang itinuro at maging sa inilihim na aklat ni Haring David, no? At kay tinuro niya kay Moises. So, yun po yung mga gagawin natin dito kung paano iala yung ating sarili sa dambana na tinatawag. So, yun. Gabi na. So, kailangan na rin na tayo magpahinga. Kopyahin nyo na lang yung mga orasyon na nandyan, mga idol, sa aking inano. Pina-screenshot sa inyo, kopya nyo lang. At sa mga bagong nanonood, kung hindi nyo pa nakokopya, balikan nyo po yung video para meron po kayong kopya. So, ganun lang po yung kadali, mga idol. Para tayo ay laging may kopya at lagi tayong merong bagong karunungan at bagong kaalaman. So, sunod-sunod dyan. Asahan ninyo bukas, Martes, meron pa rin tayong orasyon. Miyerkules, meron. Huwebes, meron. Kung hindi papagod, ha? Huwebes. Kasi sa dami ng inimbitahan ko sa mga pupunta. Biyernes, hindi natin alam kung meron pa, kung kaya pa rin ng katawan. Maging Sabado. Pero surebull yan, Linggo. So, yun po yung pinaka last na bugso ng mga orasyon na ipagkakalob ko. Then, yung susunod na araw, regular day na yan. So, wala nga lang kinalaman sa mahal na araw yan. Iyan ay mga mangilan-ngilan na lang yung ating mga aral. No, hindi na todo buhos o kita nyo, tuloy-tuloy yung ating pagbibigay ng mga orasyon ngayon at kaalaman. So, ngayon po yun kasi mahal na araw. Kaya, pinagkakalob ko sa inyo. Kung tutusin, dapat yan yung pinagkakalob personal. Pero dahil may mga taong hindi makakapunta dito, sinasaalang-alang na lang din natin na kahit sa live streaming natin ay makapagbigay tayo ng mga kaunting kaalaman na kapupulutan po ninyo ng kaalaman at aral tungkol sa pag-espiritual at kayo ay hindi namamali at naiwawasto kayo. So yun, mapagpahalang gabi, ingat-ingat kayo at manalangin palagi upang tayo gabayan ng ating Amang Katastaasan. So yun, sign out na po tayo, mga idol. God bless you.